just you and me. It ought to be. We've been lingering on through the years of our life. Ang susunod na palabas ay rated PG. May mga eksena o pangungusap na maaaring hindi nababagay sa mga bata. Pinapayuhang patnubayan ang kanilang panonood. Mga kaibigan, kung bakit mahirap paglapitin ang mga biyanan at manunggang ang ating matutunghayan sa ating kwentong pag-ibig ngayong linggo. Mula sa gintong kasaysayang pocketbooks ng Atlas Publications na pinamagatan, Kapag Naulit ang Pangarap, mula sa panulat ni D.S. Medina Jr. at isinalin para sa telebisyon ni Linda Casimiro. Sa silid mo habang nag-i-release. Ma, huwag ka muna sanang mag-asawa. Bata ka pa. Huwag mo akong iiwan. Ikaw kayo iwan, ma. Kaya mag-isip-sip na masama sa inyo yun. Ipangako mo sa akin, talagang hindi ka mag-aasawa. Hindi ba pinangako mo sa papa mo nung araw? Na hindi mo ako iiwanan, hindi mo ako pababayaan. Aalagaan mo ako. Hindi ba? Hmm.
ba? Kanina ka pa walang kibo, ah. Okay lang ako. Pagod lang siguro ako sa trabaho. O ano? Nagsabi ka na ba sa mama mo kagabi? Hindi na naman, ano? Ano ba naman yan? Taon-taon na lang tayo nagpa-plano mong pakasal. Lagi na lang napopostpone. Sorry, Marcel. Nawa kasi ko kay mama eh. Umiiyak na naman. Nakikiusap, huwag daw muna ako mag-asawa. Lagi naman ganun eh. Balak niya atang gawin kang matandang binata eh. Hindi naman. No, insecure lang yung tao. Ayaw niyang mawala ko sa kanya. Kami na, matanda na yun eh. Hindi siya ano. Hindi na yata siya sanay mag-isa eh. Eh, hindi naman siya mag-iisa. Pumayag naman akong tumira tayo dun sa bahay ninyo kapag nakasal na tayo. Sasamahan naman natin siya. Please, Jed. Ako nang nakikiusap siya. Bigyan pa natin siya ng konting panahon. Maghintay na tayo. Ewan ko. Nauubusan na rin ako ng pasensya eh. Wait, sa tulad, parang feeling ko hindi mo na akong mahal eh. Eh, hindi mo nga ako kaya ipagtanggol sa nanay mo. Eh, hindi mo pa nga ako napapakilala bilang nobya mo. Nagsasawa na ako, Mac. Mamili ka na. Siya o ako. Rosine, pagkatapos mo dyan, pakilinis mo lang lahat dyan. Ayan, punasan mo. Ito nga si Kela, hindi ka na natutuwa. Lagi ka na lang ang pinagsasabihan. Ako na lang. Ako nasasabihan. Hello? Wala. Well, hindi na siya dito nakatira. Ma, sino yung tumawa? Wala. Sigurado mo kayo? Wrong number. Baka ako si Baby yun, asawa ni Ray. In-expect ang tawag nila. Kasi yung beeper ko. Baka Baby yan. Ano, nakikita niyo ba yung pager ko rito? Hindi. Bakit? Nawawala? Ikaw, tawag ka, oh. Lagi ka na lang nakawawala. Sino ba yung Ray na yan? Kaibigan ko, kasi magtatayo kami ng video shop sa Makati. Video shop? Pagbabae. Ako may duda ko dyan sa Ray na yan, ha? Baka yun na nagsusulsul sa'yo. Tapos binubugawan ka pa sa babae. Kung mama naman, wala akong kinalaman si Ray sa personal kong buhay. Eh, bakit bang aga mo kung umalis ngayon? Eh, kasi nga ako mag-uusap kami tungkol sa plano naming video shop. O, sige na, mama. Alas na ako. Ha? Anong oras ka na naman uwi? Maaga mo. Maaga. Huwag kayo magkagalit. Masama sa inyo yun. Sige, mama. Uwi ka ng maaga, ha? Oo, oh, oo. Oh, sige. Pag may tumawag dito, kay babae siya, kay lalaki, sabihin mo, wala, hindi na dito nakatira. Nagtago mo ba yung major? O, pasalala. Anak, nagpabalik ba kayo ni Mac? Ba, ilan linggo na siyang hindi napupunta dito, ha? Break na ho kami, Lay. Ano ka mo? Break na kayo? Eh, kailan lang pinag-uusapan yung kasal niyo, tapos ngayon break na kayo? Ayaw ko kami payagan ng mama niya magpakasal. Anak, sayang yan si Mac. Hindi ka na makakahanap ng katulad niya sa panahon na yun. Mabait nga si Mac. Eh, wala naman mo siyang sariling conviction. Mama's boy pa. Aba, baka pag mag-asawa na kami, eh, mama niya pa masusunod. Eh, naku, yun. Naku, natural lang yun. Nagsusolong anak eh. Bakit hindi mo ko sabi muli? Ayusin niyo yan. Mawala naman mo kami problema ni Mac eh. Problema lang naman talaga namin yung mama niya. Ganun mo ba talaga mga biyanan, inay? Naku, anak, nasa pakikisama lang yan. Ang importante, nagpamahalan kayo ni Mac. Yun lang.
magpapaalam sa'yo. Pupunta ako sa States. Mag-aaral ako doon 1 year lang. Para pagbigyan ko lang si Ma'am. Ngayon, pagbalik ko rito, tsaka tayo magpapaksan. Hindi ang mga kapangako, Mac. Dahil uuwi rin kami ni Inay sa probinsya. Uuwi ka pa lang. Hindi mo mali ako tinatawagan. Hindi wala ka tayong formal breakup. Tinawagan kita para magpaalam. Pero sinabi sa akin ang nakasagot na hindi ka na daw doon nakatira. Hindi totoo yun. Baka bilin lang yun ni Mama. Hindi ka na bang magbabago ng desisyon? Hindi na siguro. Mabuti na sigurong ganito na lang tayo, Ma, kasi para na rin sa ikapapanatag ng mga kalooban natin. Ikakasal na rin ako dun sa kababata kong si Manolo, eh. Siguro hindi talaga tayo magkapalan. Mahal kita, Mac. Kaya lang sa pagitan natin ang mama mo, eh hindi mo naman siya masuway. Kaya paalam na, Mac. Siguro ito na huli natin pakikita. Hindi ako aalis. Ikaw ang sasama sa akin. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Ay nagmamahalan, hindi napigilan ni Merced at Mac ang sariling mga damdamin. At gumawa sila ng hakbang na maaaring pagmulan ng gulo. Matanggap kaya ni Mama si Rafika ang anak na nagtanan? Ano ang magiging kapalaran ng dalawa kung sa umpisa pa lang ay may problema na? Hindi kaya maging simula ito ng wakas para kina Mac at Merced? Tulad nyo, nais din namin malaman kung ano ang ibubunga ng pagtatanan ng dalawa nating mga pangunahing tauhan. Kaya, sundan po natin sila. Sinuway mo lang ang aking kagustuhan, Ma. Ngayon, matuto na kayong tumayo sa dalawang paan nyo. Pinili mo rin lamang yung babae niya. Magsarili na kayo. At magmula ngayon, tandaan mo, wala kang mamanahin sa akin at hindi na kita tuturing na anak. Patay ka na sa akin! Mga please, punuhain niyo ako. Mahal ko si Mercer. Mahindi ko kung magagawang playuan siya katulad ng gusto niyo. Maraming beses ko na ako yung pinagbigyan sa mga nakaraang kong girlfriends. Pero I'm sorry, Ma. Not this time, ho. Yung hindi ko maintindihan sa iyo, kung anong pinakain ng babae niya sa iyo? Bakit? Wala ka na bang magagawa? Nagkasundo kayong dalawa, hindi ko malamang nalalaman. Hindi ko maintindihan kung anong iniisip mo, Mac. Hindi ko malaman kung in-spoiled kita na masyado. Nakakuha ka naman ng 2 degree. Pinapunta kita sa abroad. 2 kotse mo. Nagmamanage ka ng ating opisina. Malaki ang allowance mo. Bukod pa sa sweldo mo. Bakit kailangan mo pang mag-asawa? Matagal ko noong pinaghihintay si Merced, Ma. Di ganon. Kaya pala niyayaya ka na niyang pakasal, ano ha? Hindi pa man eh. Masyado ka na kontrolado ng babae niya. Hindi, Mama. Mabait si Merced. Bigyan niyo lang mo siya ng pagkakataon ang patunayan niya sa inyo. Hindi! Ako magpapatunay sa inyo na mali ang ginawa niyong pagsuway sa akin. Hindi ang makakapunta sa inyong kasal. Naintindihan mo, Mac? At ngayon din, pwede na kayong umalis. Wala kang bibigbitin. Kahit na ang gamit pa rin sa bahay. Lucin? Senyora. Thank you.
ano, mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Ay, bakit kasi hindi na lang kayo mapatid doon sa honeymoon? Nay, wag ko kayo mag-alala. Magaling muna driver tong manugang niya, di ba, Ann? Mm-hmm. Ay, Ingo, sorry nga pala. Hindi ako nakadalaw sa mama mo. Kung bakit kasi nagkasakit pa ako na eh. Di sana nakumbinsi ko siyang dumalo sa kasal niyo. Okay lang ho yun, ma'am. Masasayang lang ang pagod niyo. Alam niya naman ho ngayon ang kasal, hindi siya pumunta. Alam mo si ma, pag nag-desisyon niya, masyado matigas. Kamukha ngayon, pinahindigan niya, hindi siya pumunta. Natatampo lang yun, Ingo. Pero, pasasandid ba? Patatawarin din kayo nun. Ganun mo naman talaga ang mga magulang eh. Sana nga ako. Oo. O, paano mo na eh? Di, tutuloy na kami. Oo, anak. Para hindi kayo gabihin, ha? Ah, sige po. Sige. Bye, Nay. Oo, bye. Sige. Selma! Selma! Oh. Ang mama niyo, inatake sa puso. Ha? Sige, sige. Mauna ka na. Hindi pa ako gutom eh. Okay lang ako, Reyes. Baka magising si Ma. Sige. Ligtas na naman si Mama, sabi ng doktor eh. Ikaw naman ang kailangan ng pahinga. Kasi alam mo, pag nagising niya, nahanapin ako. Sige na. Alam mo, iniisip ko, baka mamihasa na yan si Mama eh. Buti sana kung binata ka pa rin. Eh, may asawa ka na. Ay, naku. Sentro na naman siya ng buhay mo eh. Ma. 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 Sinais na. Ma. 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 Anong kailangan mo? Wala. Kailangan ko, anak ko. Kailangan ko sa dito sa tabi ko. Ma, nagpapahinga na ko si Ma. Ano bang kailangan yung gamot? Ibibigay ko sa inyo. Ayoko. Ayoko bigyan niyo ako ng gamot. Kailangan kong anak ko. Siya magbibigay. Mami, ano gawin niyo sa akin? Pwede bang dito na lang kayo tumigil habang nagpapalakas ako? Mahirap na himalayo kayo sa akin. Nag-iisa na lamang ako. Mamabuti na rin yung nakabukod kami habang maaga. Bakit kailangan pa kayo magbukod? Ang laki naman ng bahay natin. Mahirap na yung malayo kayo sa paningin ko. At ang isa pa, kasama naman kayo eh. Ano pa ba ang problema ninyo? Ako nang nakikiusap sa inyo ngayon. Na sana, ako naman ang pagbigyan ninyo. Malay mo. Baka hindi na rin ako magtagal. Mama naman, kung anong iniisip niyo yan, lakas-lakas niyo pa ho eh. Pero, ako ang bahala, kakusapin ko si Merced. O Rosie, nasaan ang mom mo? Tinawag mo na ba? Eh, wala ho siya sa kwarto niya eh. Ha? Oho, kasi pati ho yung mga damit niya, wala na doon. Baka ho nag-alsa balutan, umuwi na sa kanila. Sa kanilang mga biyanan. Marahil dahil sa selos. Dahil dalawa silang nag-aaruga sa lalaking kapwa nila mahal. Selos din dahil kapwa sila naghahangad sa atensyon ng isang lalaki. Ang kompetisyon ito ang kalawang na unti-unting sumisira sa pamilya ni Ma sa piling ng asawa at magulang. Sa halip na magkaroon ng kooperasyon, nabuo ang kompetisyon kina Merced at Mama Serafica. Sa nangyayari, si Map ang naihigit sa dalawang pinaka-importanting mga babae sa buhay niya. Sino kaya ang kakampihan niya sa mga ito? Ang ina o ang asawa? Sasagutin po natin ang katanungan niyan sa pagpapatuloy ng ating kilingkwento ng pag-ibig ngayong linggo dito sa
kapag naulit ang pangarap. Nakakainis na kasi. Para lang ako taw-tawuhan dun eh. Gustuhin ko mga pagsilbihan ka. Eh, lagi naman kumukontra si Mama. Lahat bawal. Lahat hindi pwede. Ganun lang yun. Dapat masanay ka na sa kanya. Eh, naku. Kung tutuusin nga, eh, honeymoon pa lang natin ngayon eh. Pero minsan, hindi tayo nagkasala sa pagkain. Sa umpisa lang yan. Pero pagka kayo nagkasanayan na lima, kita mo, ako nang hindi mapapansin sa bahay. Puro ikaw. Tama ang asawa mo, Merced. Eh, kunting tarihin lang kailangan ng binan mo para mahulog ang loob niya sa'yo. Kumbaga eh, hanapin mo yung kiliti niya. Pagbigyan mo na yun, eh di ba kaya na ayaw mag-asawa yung si Ma? Ayaw mo pag-asawaan yun dahil alam mo niya, mahahati ang atensyon niya, ang pagmamahal. Eh, hanggang niya sarili mo, huwag ka magsiselos. Please ha, tulungan mo naman ako eh. Naiipit ako sa inyong dalawa ni Mami. Tsaka na lang tayo bumukod. Bumukod? Aba, imbis na yung iuupan nyo doon, ipunin nyo para sa kinabukasan. Maging practical naman kayo! Nako, inay, hindi ko nabibili ng pera ang privacy at katahimikan ng kalooban ko. Batang ito, ganyan talaga ang namimiyanan, nanunuyo. Eh, kung baga matuto kong makisama sa mga in-laws mo. Depende mo yun sa in-laws. Bakit? Nahirapan ka ba makisama kay inay? Hindi naman ah. Uy, ibang sitwasyon yan si Maka. Nagsosolong anak yan. Eh, kayo marami kayo. Uniko iho. Uniko iho na kung uniko iho. Pero sino bang mas may karapatan? Ang ina o ang asawa? Aba, kahit naman sa Biblia nakalagay dun eh. Malaya na ang isang anak kapag ito'y nakapag-asawa na. Ay, na. You have to understand. Pag nawala tayo sa poder ni Mama, mawawala na ako ng trabaho. Paano nang kinabukasan natin? Paano nang anak natin? Eh, tingin mo yung mind sa papa mo. Ang papa ko, hindi mayaman. Ang talagang mayaman sa amin, si Mama. Kaya whether we like it or not, magpapasakop tayo sa kanya. At least, ngayon. Masyado naiinip dito. Okay. Ha? Sige, ha? Sige. Bye! No. Bakit? Anything mo? Baka hindi magustuhan yung mga suot mo. Bakit? Eh, komportable naman ako dito eh. Tsaka ito naman ang uso ngayon eh. Alam ko, pero hindi dito. Bakit? Hindi mo ba gusto? Type ko nga eh. Pero, alam mo naman si Ma. Sige na, magpapalit na. Sige na. Ah, sige. Saka nga pala, try something yung below the knees, tapos medyo mahaba sa manggas. Hindi tapos... ko kailangan ng paalala, lalo na kung sobra, ha? Sige na, do it for me, ha? Oo na. Okay. Bye. Bye. Love you. Love you too. I'll see you, ha? Ingat. Okay, bye. Tawagan mo ako, ha? Okay. Bye. Nasib! Bakit ho, Mama? Ibalik po din ni tatang ito na papanima sa inyong kwarto. At tandaan mo ito, wala kang aalisin o idadagdag sa tahanan ito ni isang tao sa pamamahay ko. Naiintindihan mo? Maliwanag! Pagkain ni Mama. Huwag na, ako na lang. Baka magalit yun. Siya alam naman ang umusal niya, wala na. Rosing, matagal ka na ba dito? 5 taon na halos. Buti nakakapagtiis ka sa matanda, no? Nakasanayan ko na. Wala kasi akong ibang alam na trabaho, eh.
Alam mo, sa tingin ko, ganun din mangyayari sa amin na asawa ko eh. O paano? Si Mama rin ang nagpapasweldo kay Mac. Buti pa kayo. Meron kayong inaasahang mamanahin. Bakit? Mahalaga pa ba yun? Yung sa akin kasi mas mahalaga yung peace of mind. Pasalamat kayo. Nakatungtong kayo dito sa bahay na to. Mas grabe yung nangyari ito sa ibang syota ni Sir. Bakit? Yung naging syota niya sa opisina, tinanggal sa trabaho. Tapos, yung isa naman, pinakidnap ni Senyora. Ano? Pinakagrabe yung huli. Sinabuyan ba naman ng asido sa mukha? Ano? Alam ba ni Mac ang lahat ng ito? Hindi ho niya alam. Napakalalati ito ng mama niya. Wala ho kasing ebidensya eh. Kaya, hindi nga demanda yung matanda. Alis na ho kami. Oh, bakit kasama mo asawa mo? Hindi pa pupunta ka sa opisina. Birthday niya ho ngayon, ma. Kakain kami sa labas. Paano trabaho mo? May board meeting ka. Kailangan pumasok ka doon sa opisina. At saka na lamang mag-celebrate pagbalik mo. Magpapahanda ako kay Rosing ng pagkain at ito na lahat tayo kakain. Sige na, iho. Tama na muna yung pag good time, good time. Paano hindi pamilya ka na ngayon eh? At saka yung mga date-date eh, kalimutan mo muna yun. Sorry, hon. Hintayin mo na lang ako, uwi ako maaga. So nga pala, meron nga pala akong abanikong luma dyan at matagal ko nang tinago. Huwag mo na siya bilhin na regalo. Kailangan naman ninyo magtipid-tipid na kayo. At huwag kayong gastos ng gastos. Sina. Bakit? Para. Happy birthday. Wow! Nagregalo ka pa. May regalo ka si Mama. Oo, oh, wait. Yung Mama yun. Sa akin yan. Sige na, bukas mo na. Talaga? Oo. Oh. Ang mahal ito ah. Siyempre. Mahal para sa mahal ko, tsaka sa pinakamaganda. Ayan. Ayan. Kita mo. Wow, bagay sa'yo. Ayan. Si, bagay sa'yo. Ganda. I love you. I love you too. O bakit? What's wrong? Nagka... banggaan na naman kayo ni Ma. Han. Kailan? Kailan naman tayo magsasarili? Mas magiging maligaya naman tayo kung tayong dalawa lang eh. Eh dito sa bahay, wala tayong privacy. Lahat ng kilos ko, lahat ng gawin ko, binabantay na ko ng mama mo. Eh day ko pa isang bilanggo eh. Kahit sa kubo, kahit saan titira ako, basta tayong dalawa magsarili na tayo ha, nakikiusap ako. Mag-tease muna tayo. We just have to be a little more patient. Sweetheart, masasanay ka rin kay Mama. Sa araw-araw, nag-iiwasan kami. Para kami mga tuod sa pagkain, hindi kami nagkikibuan. Para kami mga robot na walang pakiramdam. Bawal ang magtelepono.
bawal ang lumabas. Bawal ang mag-ayos. Lahat na lang bawal. Mak, mababaliw ako pag hindi tayo umalis dito. Gusto ko man magtrabaho. Ayaw mo namang pumayag. Sa akin, okay lang yon. Walang problema sa akin yung si Mama ngayaw. Kasi ang babae daw para sa tahanan. Ang lalaki daw ang dapat magtrabaho. Kasi ganun siya kipapa nun eh, nung buhay pa, hanggang tumanda sila. Sweetheart. Ang mabuti pa siguro eh, magbakasyon ka muna sa inyo. Ano sa palagay mo? Si Merced, kaya umuwi muna sa kanila. Oo, baka naman sinusulsulan lang ng kanyang nanay yun. Kaya nagre-rebelde. Baka akala niya inaapi ko yung anak niya. Hindi ho. Siya nga ho ang nagsasabi kay Merced na pakisamahan kayo ng gusto. Ano bang pakialam ko sa anak niya? Basta ikaw lang ang iniintindi ko. Wala naman akong pakialam sa kanya. Kung gusto niya lumayas, lumayas siya. Tsaka isa pa, daig pa siya ni Rosine. Si Rosine, kahit na nilalait-lait ko, nagsisilbi pa rin. Kaya itong tandaan mo, Macario, baka yung pamamala ko sa asawa mo, eh kay Rosine ko na lang maibigay. Tandaan mo yung sinasabi ko, hindi ako nagbibiro. Pumapasok na ang ibang tao sa gulo ng magbiyanang Merced at Mama Serafica at sa isang mahirap na Paris ni Rosine. Gaano siya katibay para hindi masilaw sa ipinangangakong mana? May kasabihang, sa isang bukas na kaban, nagkakasala banal man. Salamat, Rosine. O, akala ba magbabakasyon ka sa probinsya niyo? Hindi na mo muna, senyora. Wala naman na akong gagawin doon eh. Tsaka mahal mo pong masahe sa barko. Baka naman hintayin ka ng mga magulang mo doon. Ito yung piyesta na andoon ka. Mas kailangan niyo ako dito. Wala akong kayong kasama. Wala akong mag-aasikaso sa inyo. Mabuti ka pa, Rosine. At nagmamalasakit sa akin. Hindi kagaya ng manugang ko. Wala akong swerte. Hello? Ma'am Merced? Umalis na ho si Sir. Si Senyora Serafica. Natutulog ho. Sige ho, ma'am. Sino yun, Rosine? Wala ho, Senyora. Wrong number ho. Pag tumawag si Merced, sabihin mo hindi niya maring sorbuhin si Ma. Opo, Senyora. Rosine, ha? Sabihin mo kay Mama, pupunta ako kila Merced. Doon ako matutulog sa lunis ng uwi ko. Doon na rin ako manggagaling, pupunta ako kusina. Opo, Sir. Ma, saan ka nang pupunta gabi na? Hinihintay ako ni Merced, Ma. Dalawin ko naman ang asawa ko. Hindi ko na nga nadadalo, eh. Pwede pa na. Bukas ka na lamang umalis. Parang masama ang pakiramdam ko eh. Parang mataas ang presyon ko. Kanina pa kita hinahanap. Ma, pwede ho bang si Rosine muna mag-asikaso sa inyo? Nagtatampo na ho kasi yung asawa ko eh. Hindi ko na daw siya nadadalaw. Kung tatawag naman siya rito, palagi akong wala. Tapos eh, kung gusto naman kayong kamustahin, palagi daw kayong tulog.
naniniwala ka naman doon sa asawa mo. Anong ginagawa namin ni Rusing dito? Ano kami, tau-tauhan? Ang hirap sa asawa mo eh, mapagawa ng usap. Hindi naman ho, ang ibig niya lang mong sabihin eh, kasi tumatawag siya. Wala ako. Kayo naman ho, gusto niyang kamustahin kung ano ng kalagayan niyo. Yan, tulog daw kayo, o wala kayo. Talawin ko na lang ho. Kunyari lang naman yung tumatawag siya eh. Pero hindi naman, eh kung nandito kami, maaaring ba naman namin hindi sagutin yun? Masyadong sinungaling ng asawa mo. Sige, maalis na ako. Sumasagot ng telepono nila. Hindi kaya sira ang telepono nila? Ano ko? Magkakaw, sandali, ha? May baka si Ma... Oo, hindi ko na sumakasin mo. Ay! Si Rosing. Oh, Rosing! Si Ma, kasama mo ba? Hindi po eh. Pinapunta na lang niya ho ako rito. Pinabibigay ho itong pera sa inyo. Yan daw ho yung sweldo niya. Eh... Sinabi ba niya kung kailan siya pupunta dito? Hindi po eh. Pero palagay ko, matatagalan. Bakit? Lumala na ba ang kalagay ni Mama? Hindi ho. Katunayan nga ho, umuwi sila ng probinsya kahapon. Magbabakasyon daw. Kaya nga ho, nagpadala na ng pera sa inyo eh. Baka lang ho kasi matagalan sila doon. Malamang na ikaw pa ang siyang masaktan. Itinuring ni Merced na isang kaaway ang kanyang biyanan at siya ngayon ang nasasaktan. Sa ganitong sitwasyon, kailangang labanan niya ng paraan ang kapangyarihan ni Mama Serafica. Kung gusto niyang huwag mabuyo sa iba ang asawa. Kung susundin o hindi ni Merced ang payo ng ina, ang aabangan natin bukas sa pagbabalik ng ating kwento ng pag-ibig na punong-puno ng mga pagsubok dito sa Modern Romance at Television. Mukhang hindi yata kaya ni Merced na manuyo sa biyanan na habang nagtatagal ay lalong hindi niya makasundo. Kung sa kanya lang, maghirap na ang katawan, huwag lang ang kalooban. Ngunit paano si Ma kung titiisin niya ang biyanan? Mahal pa ba niya ang asawa o tuluyan na kaya niyang putulin ang relasyon dito para magkaroon lang ng sariling katahimikan? Sa harap ng panibagong problema, tila si Merced naman ngayon ang naiipit sa asawa at biyanan. Kung ano ang magiging desisyon niya, ang tutuklasin natin sa pagpapatuloy ng nobelang romansa na tampok sa hapong ito dito sa Modern Romance at Television. Diyan lang po kayo. Buenas! Mukhang may kailangan kayo. Napasyal kayo. Eh, pasensya ko na balae. Ngayon ako nang padalaw sa iyo. Sinamahan ko na nga si Merced at ilang linggo nang hindi nagpapakita si Mac sa amin. Wala si Mac. Nasa opisina. Siguro hindi siya uwi ngayon dahil nag-o-overtime. Ngayon, baka meron kayo bibilin. Sabihin niyo na lang sa akin. Eh, kung maaari sana balae, dito na ulit titira si Merced. Dala na nga niya ang mga damit niya eh. Eh, alam mo naman, dadalawa lang mga bata, magkahiwalay pa ng tirahan. Hindi ba maganda yung magkasama sila? Hindi ba balae? Ang hirap sa anak mo, namimili pa ng titirahan. Ako naman sunod-sunuran lang sa kandang kapritsyo eh. Kung ako masama, wala akong magagawa. Pero kailangan ko lang silang pangaralan, di ba? Pasensya ka na, Mari. Alam mo namang bata pa yung anak ko eh. Masasanay din yan.
masamang tao. Tingnan mo yung aking katulong. Tumatanggal sa akin. Entonces, hindi ako masama, di ba? Yan lamang naman ang papalagay na masama akong tao eh. Paano balae mo papaalam na ako? Walang tao pa si sa bahay. Anak, dumito ka muna ha. Papakabiyak ka ha. Alam ha? May mag-ingat kayo ha? Oo, anak. Balae. Nagsama ka pang nagpadrilo. Hindi naman ako masamang tao ah. Gusto lang ko ni Inoy na madalaw rin kayo. Kaya lang ngayon na siya nagkaroon ng pagkakataon. Sige ho ma, magpapahinga muna ako dahil medyo masama yung pakiramdam ko. Ang hirap sa mga manugang. Sala sa init, sala sa lamig. Maupo. Mamaya mo na si Rosing mag-serve dyan. Bakit nga ba? Lika na, sumabay ka na sa amin. Sige na, sige na. Are you okay? What's wrong? Ha? Hindi, parang... Ewan ko, baka pagod lang ako. Bakit naman mutla yung asawa mo? Ewan ko. Baka naman naglilihi na yan, Makaryo, ah. Ha? Ano na ba yan? 2 months. Talaga? Magiging tatay na ako? Ma, Maregio! Magiging lola na kayo. Hindi mo agad sinabi sa akin. Surprise na. Ha? Ito ang suot mo, presko sa katawan. Huwag kang magsusuot ng mga masisikip na damit. Masama yan sa bata. Apo, ma'am. At saka huwag kang masyadong magkikilo sa bahay. At kung may kailangan ka, sabihin mo na lang kay Mac. Bahala na siya sa iyo. Masama yan, baka makulang ka. Apo, ma'am. Uminom ka ba ng vitamins mo? Apo, ma'am. Hindi ka pumapalya. Hindi po. Sige. Ikaw naman, ma'am. Bawas-bawasan mo na yung pagpupuyat mo sa gabi at umuwi ka na ng maaga, ha? Opo, ma. O sige, samahan mo na si Merced sa doktor. Magpa-check up. At alagaan mo yung bata, ha? Apo ko yata yan. Siyempre, ma. Siya. Kasiya ka na. Sabi ko sa'yo magkakasundo rin kayo naman, eh. Tatakang nga ako eh. At parang biglang umibata yung ihip ng hangin simula na nabuntis ako. Ah, siyempre. Magkakaupo na siya. Tsaka narinig mo yung sabi niya. Pag may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Bah, boss ka na. Boss? Ano parang boss? Totoo, no? Milagro kung makuha ko nga yung gusto ko. Yung mama mo pa. Sleeping time na yan. Sige na naman. No. Ako na mapapatulog sa kanya. Hindi nga pwede. Magagalit ang mama mo. Mac! Mac! Dami mo dito si baby. Gusto ko siyang makarga. Hindi po pwede. Pinasususo pa siya ni Rosing. At hindi pwede laging nasa tabi mo ang bata. Mama,
Mama, hindi ba mas mabuti kung ako nagpapasuso sa anak ko? Tama ka, pero kailangan ng bata ng ibang gatas. Mahina ang katawan mo, at kailangan niya isang malinis na kwarto. Siya naman, Marcel. Pabayaan mo lang si Rosing ang mag-alaga sa bata at pag. Kailangan mo magpahinga, kailangan mo magpalakas. Mahina ang katawan mo. Kasi sabik na ang makandito si Junior eh. Junior? Saan yung Junior? Ma, anak mo namin. Ibig sabihin ng apo ko, papangalanin yung Junior? Hindi po pwede. Ang kailangan pangalan ng apo ko ay Rodrigo Segundo, pangalan ng kanyang lolo at paalaala sa kanyang ama. Emma, eh, gusto ko ni Merced, makaryo eh. Napagkasundoan na mo namin yun eh. Ay nako, hindi po pwede. Basta ang gusto ko sa apo ko, Rodrigo Garcia II. Wala na akong pakialam sa inyo. Ayun pala, hinintay na lang makapanganak ako. At ayun, bumalik na sa dati. At mas grabe pa ngayon, ha? Dahil pati ba naman pangalan ng anak ko, eh siya na ang nagdidesisyon. Pasensya ka na. Pasensya? Eh, puro pasensya na nga lang ginagawa natin, eh. Han, dalawang taon na tayo nagpapasensya. Yun na nga, dalawang taon na, kaya lubos-lubusin mo na. May anak na tayo, kailangan makisama tayo. Kailangan para may matirang tayo dito, mag-ipon tayo para kung makaipon na tayo, siguro pwede na tayo magsarili. Pero sa ngayon, mag-tiis tayo, makisama tayo sa kanya. Lilipas din yan, mananawa rin yan. Bilinan ho kasi ng senyora na huwag siyang palabasin at baka daw mabilad ng araw, masunog yung balat niya. Paano naman masusunog ang balat ng anak ko? Eh, bihira nga kung ilabas niyo. Sige na, ako na bahala na siya. Halika, labas tayo. Baka nudat na siya ng senyora eh. Tapos na ho kasi siyang maglaro. Magagalit ho yun. Tapos na ho siya kasi maglaro. Layla! Ano, pwede ba, Rosie? Iwan mo nga yung anak ko! Bakit? Ano ba masama kung gusto kong ilaro yung anak ko dun sa garden? Ha? Ano masama doon? Mahigpit ho kasi ang bili ng matanda. Siya ang amo ko. Kaya siya ang dapat kong sundin. Ah, ganun? Magsama kayong mag-amo! Sumusobra na kayo, ha? Ano ako dito, tau-tauhan? Bakit wala na ba ang karapatan sa anak ko? Hoy, Rosie, huwag mo sasabihin sa akin, ha? Baka pati ikaw gusto mo na rin akong manduhan! Huwag mong aawayin si Rosie. Sapagkat ako nagtuturo sa kanya kung ano dapat niya gawin sa bata. Ayaw mo masisira ang pagpapahinga ng bata. Akong ina niya. At akong dapat nakakalam ko anong dapat gawin sa kanya. Huwag na huwag niyong ipagkakait sa akin ang karapatan ko bilang ina niya. Nagpapalasakit lamang ako. Kung paliwala ang mga ginagawa ko, hindi mo kailangan ng mga tao walang utang na loob sa bahay ngayon. Serafica sa buhay ni Nama at Merced. Kung noon ay tutol si Merced na diktahan ng biyanan ang buhay nilang mag-asawa, magawa pa kaya niya magtimpi ngayong kapakanan na inaasahan sana nilang magiging tulay sa ikatatahimik ng kanilang buhay.
Wala na nga bang pag-asa pang magkalapit ang magginan? Pumayag pa kaya si Merced na manatili sa poder ni Mama, si Rafika, alang-alang sa anak? Tingnan mo, hindi ka kasi humanap ng babaeng matino. Tingnan mo ginawa ni Merced, sinira niya ang pagpapahinga ng bata. Pati ngayon si Rosing, mahihirapan ngayon magpatulog. Tsaka yung babaeng yan, wala nang galang, kagalang-galang sa matanda. Pati ba naman ako, hindi na ako ginagalang kung duru-duruin ako? Hindi ko maintindihan yung asawa mo. Pasensya na ho kayo. Pasensya? Ang sabihin mo talaga ingrata yung asawa mo. Sisisi ko. Kailan pa ako tumanda? Tsaka pa ako nagkaroon ng maraming problema. Tama na ho. Hindi na ako maulit siya. Pangako ko sa inyo. Kakausapin ko siya. Kailangan kausapin mo. Gusto lang palitawin ng mama mo na kailangan natin sumunod sa lahat ng kagustuhan niya. Pinabayaan mo na lang sana. Hindi mo na dapat sinagot-sagot. Alam mo naman, matanda na yun. Very sensitive yun, unawain mo. Mas tama sigurong sabihin na gusto ipakita ng mama mo ang kapangyarihan ng pera niya. Hindi ganun si mama. Ikaw nga yung umunawa sa kanya. Umpisa pa lang, negative na ang tingin mo sa kanya eh. Ako, pumapasok ako sa trabaho. Araw-araw kayo nagbabanggaan dito sa bahay. Puro problema sa trabaho. Pag uwi ko dito, puro problema pa rin. Ba, awa naman kayo sa akin. Bigyan niyo naman ako ng katahimikan. Hindi na nga ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Huwag na akong sinisisi mo, ha? Dahil akong higit na nagsasakripisyo dito. Alam mo, you're selfish. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo iniisip. Hindi mo iniisip na nasasaktan din ako! Marami rin akong problema. Puro na lang sarili mong iniisip mo. Sa simpleng problema lang sa bahay nito, hindi mo pa ako matulungan. Magulang ko lang naman ang pakikisamahan mo. Mabigat ba yun? Hindi na mabigat. Dahil sukdo lang ang hirap ko. Dahil ko pang isang alintin kong sumunod-sunod sa nanay mo, ah! Na akala mo Diyos ang tingin niya sa sarili niya! Huwag mong insulto si mama. Dahil magulang ko pa rin niya na dapat mong irespeto! Sige! Kampihan mong mama mo. Sawang-sawa na ako, ma! Puro ka nalang pangako na pupukod tayo pero hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa pader ng mama mo! Ano ka ba? Duwag ka ba? Hindi mo ba kaya tumayong mag-isa? Hindi ako naduduwag. Sinisigurado ko lang ang kinabukasan nating pamilya. May anak na tayo. Sinisigurado? Ang sabihin mo, gusto mo lang dumikit sa saya ng nanay mo! 7 taon na ako nagtitiis sa impyerno pang mamahay na to! Kung ayaw mo umilis, ma, aalis ako! At isasama kong anak ko! Hindi mo pwedeng isama ang bata! Kung gusto mo lumayas, lumayas kang mag-isa mo. Iwan mo rito ang bata. Huwag mong isama ang bata sa mga kalokohan mo. Tuwag ka. Tuwag ka, ma! I'm sorry. Sa termos at ako na bahala mamaya. Opo, senyora. Nasaan si Ma? Masyal ho yata si Rodrigo dyan sa plaza. Sige po, tutuloy na po ako. Ipit mo yung pintuan bago ka umalis. Opo, senyora.
Humantong na sa lagim ang hinuwaang Merced at Mama si Rafika. Paano tatanggapin ni Mac ang pinakahuling problemang ito sa kanilang buhay? Alin sa dalawa? Magkahiwalay ang mag-asawa o bubukod sila kasama ang kanilang anak sa ikatatahimik ng kanilang buhay? Kung may puwang pasi na Merced at Mama si Rafika para magkasundo, ang hihintayin natin bukas sa ganito rin oras at istasyon sa pagbabalik ng ating nobelang romansa dito po sa Modern Romance Television. Magandang hapon po sa inyo. Until the day when I'm free. Can this be fair? Nagsimula ang lahat sa yamot na nauwi sa inis at nang mapabayaan, ang inis ay naging galit na humantong sa buot. Simple lang ang simula ng alitan ni Merced at ng kanyang biyanan at hindi inaasahang lulubhayon at ahantong sa isang krimen. Marami na ang saktan. May iba lang nasangkot. Nadamay na ang walang malay. Hanggang saan padadalhin ni Merced ang kanyang buot kay Mama si Rafika? Magkaroon kaya siya ng pagkakataong pagsisihan ang kanyang pagkakamali. At si Mama si Rafika, maging daan kaya ito para mabuksan ang kanyang isip na ang ikinababait ng bata ay sa matanda na mula. Mga kaibigan, umantong na tayo sa maigting na bahagi ng ating nobelang pag-ibig dito sa Modern Romance sa telebisyon. Babalik po kami sa ilang sandali. I'm sorry, Han. Alam kong malaki ang problema mo sa buhay, pero ayaw kong mahatong sa ganito. Pag namala ka, wala nang kabuluhan ng lahat. Paano na ako? Paano na ang anak natin? Paano na ang pamilyang binubuo natin? Kaya mo, ako sabihin ko sa mama bukas, sasabihin ko magkasarili na tayo. Sige, magsilayas kayo. Tutal na palaki ko na naman ang mga anak mo. Pwede na ninyo akong iwan. Hindi naman po pwede habang panahon na lang kaming nakasandal sa pudal niyo, Ma. Gusto naman namin maranasan yung tumayo sa sarili naming mga paa. Hindi totoo yan. Sapagkat noon pa, nakikita ko ni asawa mo kung anong pagtingin niya sa akin. Wala nang paggalang sa akin. Hindi ho, Ma. Gusto lang ho ni Merced na maranasan ang tumayo sa sarili niyang paa, magdesisyon siya. Dahil aminin niyo man o, hindi, Ma. Mula pa nung una, lahat na lang ng desisyon dito sa bahay, kayong gumagawa, sa buhay naming pamilya, kayong lahat ang nagdedesisyon, palagi na lang kayong tama, kami ang mali, palagi na lang ho kayong nakikialam. Ay, wala naman ho kami sariling bayad niyan. Kung ipagmamalasakit ko sa inyo, ay mamasamail pa ninyo. Makari, wala na akong magagawa. Basta alam ko nagawa kong lahat ng mabuti para sa inyo. Pero Ma, dinidiktahan niyo ang buhay ko. Lahat na lang kayong nagdedesisyon sa akin. Nagmumukha na nga akong tanga sa bahay na to. Wala akong kaboses-boses dito. Pinakikinggan nyo nga ako, hindi nyo naman ho binibigyan ng halaga. Palaging kayong tama. Ang desisyon namin, mali. Lagi kayong nakikialam. Ano naman yan? Ako pa ba yun ang masama, ano? At yan pa ba igaganti mo sa akin, Macario? Matapos kong lahat tulungan ng pamilya mo, kung buhay lamang ang papa mo. Hindi siya papayag sa'yo magsalta ka ng ganyan sa akin. At ikaw, nabulag ka na doon sa asawa mo. Pinakamagaling sa lahat, lumayas ka! Lumayas kayo! Lumayas kayo! Ma! Ma! Salamat. Kumusta na ang biyanan mo, anak? Under observation pa ho siya eh. Hindi pa siya gaano nakakapagsalita, pero ligtas na raw siya, sabi ng doktor. Nag-away na naman ba kayo? Eh, dapat yata, anak, eh, bumukod na talaga kayo. Yun nga ho sa'yo sabi sa kanya ni Ma, kaya nga siya inatake sa puso eh. Minasama niya ho yung plano namin magsarili. Kasalanan ko ho yun na eh, kaya nag-away siya mag-ina. Eh, sinabi ko naman kasi sa'yo, i-reverse psychology mo yung biyanan mo.
Dapat matutunan mo rin siyang mahalin. Ay, naku, Iha. Kailangan, kung napakataas ng tore niya, eh, kailangan ikaw ang umakyat dahil ikaw ang nasa ibaba. Alang-alang man lang sa iyong asawa at sa anak mo. Dumating na ho kayo. Kanina ko pa kayo inaabangan eh. Sige na, pwede ka na magpahinga. Ako nang bahala kay mama. Eh, sir. May importante ko sana akong sasabihin sa inyo eh. Tungkol saan? Kay Ma'am Mercedo. Bakit? May nangyari ba? Wala siyang sinasabi sa akin. Eh, ayaw niya ngang pagpangitin sa inyo eh. Dahil siguradong palalayasin niyo siya. Palalayasin? Oo. Dahil akala niyo, siya yung magpapakamatay. Pero ang totoo niyan, plano niyang lasunin ang mama ninyo. Kumihinga yan. Sa susunod, huwag kang basta-basta nagbabanggit ng mga bagay na ganyan kahit kanino. Lalo na kung masela ng binibintang mo. Maaari kang madimanda niya, akala mo ba? Hindi ho ako nagbibintang. Yun lang ang narinig ko na sinabi niya kay Aling Trining kanina. Hindi ako naniniwala dahil nakita ko mismo nangyari. Maaaring gawa-gawa mo lang to dahil galit ka kay Merced. Galit nga ho ako sa asawa nyo, pero hindi ako marunong mag-imbento ng mga pangyayari. Sige na, sige na. Umalis ka na. Ako nang bahala. Sana sinabi niyo sa akin agad para nasabihan ko si mama, nakausap ko siya. Oh. Sige. Magkita ko tayo. Okay, hintayin ko kayo. Han, bakit? Ano yun? Tinotoo ni mama yung sinabi niya noon. Bakit? Ano sinabi ni mama noon? Pinalipat ng mama kay Rosie ang parte ng mano mo. Pupunta ngayon ng attorney. Pag-uusapan daw natin yan. Magagawa niya ng paraan. I hope. Sa mga nagaganap sa bahay ni Mama si Rafika. Isa na rito si Rosine. Ngunit iba ang dahilan ng kanyang pagkabalisa. Sa halip na makatulong sa problema ni Merced at Mac, tila magiging banta pa siya sa katahimikan ng mga ito. Kung ano ang binabalak gawin ni Rosine ngayong nanganganib na mawala ang kanyang mana, ang siya nating susundan sa pagbabalik ng ating tampok na kwento ng pag-ibig ngayong linggo. You don't know? Oh, you see, I look for her, huh? Rosie? 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 Oh, ayun na. Andito ka pala. Ikaw na muna bahala kay Rod, ha? Kasi may naasik kaso ako sa kusina. Ha? Ibigay mo na lang siya kay Rosie. Wala. Wala na si Rosie. Umalis dala lahat ng damit. Tulogin mo lang si Rod. Ako nang bahala kay Mama.
Ihahatid ko muna si Rod sa mga nanay. Tapos siya na muna bahala mag-alaga sa kanya. Oh, sige, mabuti pa. Sige. Bye. Bye. Rosing. Rosing. Si Ma po ito, wala ako si Rosing. Umalis na. Bakit niya pinaalis si Rosing? Hindi ko namin pinaalis, Ma. Kailangan ko si Rosing. Umalis na nga ako. Dala yung mga gamit niya. Hindi namin pinaalis. O, Ma. Namin na yung siya niyo. Kaya niyo ba mo po? Upo ko kayo. Kunti pa? Siya nga ho pala, Ma. Tumawag ang lawyer niyo. Pupunta daw siya rito ngayon. May pag-uusapan kayo. Nawala na lang lahat.
lahat sa isang kisap mata. Eh, hindi ko na mo ata kaya eh. Hindi ko na mo ata kaya. Anak, tibayan mo ang loob mo sa mga pagsubok. Nilipas din yan. Magiging maligaya ka rin. Nga pala, anak, nalala mo nung maliit ka pa. Gusto mong gumawa ng kastilyo doon sa buhanginan sa Cavite. Tapos pag tinangay ng agos, galit na galit ka. Pero ano sabi ko, gawa ka ulit, nanak. Gawa ka ulit. Kaya yun, gagawa ka ulit ang saya-saya mo. Anak, ganyan ang panahon. Nagsimula. May pagkala. Pero kailangan, hindi ka sumuko. Anak, magiging mahamo rin ang panahon sa'yo. Tumawag ka lang sa Diyos. Anak ko. Nalambungan na ng ulap ang kinabukasan ng pamilya ni Merced. Kung noon ay wala siyang tinig sa tahanan ni Mama Serafica, anong tinig pa kaya ang maaasahan niya ngayong siya na mismo ang lumalabas na kriminal sa buhay ng matanda? Ano ang kahihinatnan ng bagong dawok na ito sa buhay ni Merced? Tuluyan na kaya mawala ang tiwala sa kanya ng asawang si Mac? Tanging panahon na lang ang makapagsasabi kung magkakaroon pa ng kalutasan ang trahedyang patuloy na nagaganap sa buhay ng ating mga pangunahing tauhan. Bukas po ang tamang panahon yun. Kaya huwag po kayong mawawala sa huling yugto ng tampok nating nobela dito sa Modern Romance Television. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang daan daw na lubak-lubak, nasa banayad na paglalakad. Alam ni Merced na hindi patag ang daan patungo kay Mama Serafica. Ngunit hindi siya naging maingat sa paglakad. Kung paano siya ginigipit noon, lalong higit siya ngayong naiipit. Mailigtas pa kaya ni Merced ang kanyang sarili sa napasukang kusot? Matiis kaya ni Mac ang asawa na naging biktima lang ng dalawang babaeng kapwa nagsiselos kay Merced? Si Mama Serafica na nagsiselos sa pagmamahal ni Mac at si Rosine na nagsiselos sa mamanahin kay Mama Serafica. Mga kaibigan, alam namin hinihintay ninyo ang kalalabasan ng masalimuot na pakikibak ni Merced sa buhay, sa piling ng asawa at tanging anak. Huwag po kayong mainip dahil magbabalik po agad kami dito sa Kapag Nakuli ang Pangarap. Nola? Opo, Nola. Talaga? Kailangan maging mabait ka ha, lalo na pag masunurin ng bata at susunod sa lola sa pag-aaral. Si Mama. Nasaan ba Mama ko? Gusto ko siya makita. Ako ang magsasama sa'yo sa Mama mo. Tito, Lola Kini? Oo. Wala kang pakialam sa apo ko. Bakit? Apo ko rin siya. Anak siya ng anak ko. Walang karapatan ng anak mo sa apo ko. Anong walang karapatan? Ikaw ang walang karapatan. Dahil sa'yo, winasak mo ang buhay ng anak ko. Hindi ko nalalaman kung anong pinagsasasabi mo. Anong hindi mo alam? Anong hindi mo alam? Alam mo yan dahil nangyari yan sa'yo noon at ngayon ay gusto mong kumante. Inakpi ka rin ang biyanan mo noon, hindi ba? At yan ay nakatatak na sa utak mo at ngayon ang anak ko ang ginagantihan mo. Serafica, mabait ang anak ko. Mabait si Merced. Pero anong ginawa mo? Tinitiis mo siya. Bakit? Sino bang pinahirapan mo? Kundi ang sarili mong anak. Kung talagang mahal mo si Mac, hindi mo hayaang maging impyerno ang buhay niya. Namawasak ang pamilya niya. Bakit? Itinuring ko rin tunay na anak ko si Mac. Dahil mahal niya si Merced. Mahal ni Merced ang anak mo. At ako ang mahal na mahal ko si Merced. Mahal na mahal ko ang anak ko. Naintindihan mo, Serafica? Tayo na! Punta natin ang lalim ko! Ibalik mo ang apo ko!
Salamat po, Inay. Kumusta ka na, anak? Namiss mo ba si Mama? Opo, Mama. Nag-aaway ba kayo ng Papa? Hindi, Rolly. Hindi kami nag-aaway ng Papa mo. Pinagalitin ka ba ng Lola? Hindi, anak. Hindi rin ako pinagalitin ng Lola mo. May mga kailangan na akong gawin dito. Bakit gusto mo dito? Ang ganda-ganda ng bahay natin eh. Parang palasyo. Anak, hindi natin bahay ang palasyo yun. Bahay ng Lola sa Rafika mo. Sabi ni Lola, kay Papa daw yun. Anak, balang araw gagawa rin tayo ng sarili nating palasyo kahit hindi ito gawa sa bato. At magsasama-sama na tayo. Kasama ang Papa? Ako, Ma. Hindi ko na alam ang nangyayari. Bakit ho nagkaganito ang buhay ko, Ma? Patawarin mo ko, Ma. Kung may babalik ko lamang ang mga pangyayari. Ma, gusto ko lang ho naman magkaroon ako ng isang magandang pamilya. Asawa, anak, at kayo. Pero kabaligtaran ho lahat ang nangyayari. Ako rin na nagbuyo sa kanya. Kaya sana mapatawad niya ako. At ganoon din naman ako. Napatawad ko na rin siya. Kaya ang magandang gawin mo, Ma, puntahan mo ang pamilya mo. Buuin mo. Salamat, Ma. Salamat. Hindi ko pinapangarap na makita ang anak ko sa bilangguan, Ma. Kaya't kung may awa pa dyan sa puso mo, tulungan mo naman makalabas si Merced sa bilangguan. Wala siyang kasalanan. Ma, isa lang ho sa amin ni Merced ang maring gumawa nun. Maniniwala ba kayo na magagawa ko yun sa sarili kong ina? Teka, si Rusing. Si Rusing, siya lang ang motibong nasunin ang iyong ina. Wala ho si Rusing ang mangyari yung krimen. Si Merced ho ang nagbigay sa akin ng tsa na may lason. Pero ang sabi ni Merced, may tsaa na daw yung termos ng kunin niya. Malay mo nilagyan ni Rusing ng laso nito bago siya umalis. Ano naman ang magiging motibo niya? Bakit niya gagawin niya? Mana! Hindi ba pamamanahan siya ng iyong nanay? Ayun, siyempre, gusto niya mapunta sa kanya at hindi sa asawa mo. Kaya yun, nag-isip siyang patayin ang iyong ina. Sa tamang oras. Dumating na ang takdang oras para malantad ang dapat na managot sa kasalanang ipinatawag kay Merced. Kung noon ay si Mama Serafica ang tinik sa dibdib ni Merced, higit kaya matinik kalabanin si Rosing? Attorney, ipababago ko ang testamento. Hihintayin ko kayo. Adios, attorney.
Ma, sasama ka ba sa amin? Ma, ayaw mo na ba sa amin? Sabi ni Papa, may bago tayong kondominium. Ang ganda, parang palasyo. Di ba, Papa? Oo. Katulad ng bahay ng lola mo. Ma, hindi mo ba kami love? Love pa rin, siyempre. Hindi sasama ka sa amin. Oo, anak. Kahit saan sasama ako sa inyo ng Papa mo. Mali ako sa mga ginawa ko. Sana nandito pa si Rosine. At hindi ko siya pinaasa-asa. Matagal na rin naman siya naglingkod sa akin. Talagang makapangyarihan ng pera si Rafika. Pwede nitong pasamain ang mga taong mabubuti. Tama ka dyan, Trini. Pero huli na nang matuklasan ko na. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa natin mabuo ang ating pamilya. Pero nag-iisa na lamang ako. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Gusto mo, ako ang papalit kay Rosing. Baka similin mo pa ako ng mahal. Hindi! Gusto mo na lang. Iliwi na namin si Mama. Talaga? Ayun siya, oh. Handa ka naman, hindi ba? Dahil anibersaryo nyo. O tara, ginutom nyo naman ang bata eh. Sinihanda naman ako doon. Oo, sige, tara. O yayain mo na mga mama mo at papa mo. Dali. Sunod na lang kami. O sige, dito muna kayo ha. Ayusin namin ang pagkain. Ay, nako. Alam mo, noong una akong tumuntong dito sa bahay na to, punong-puno ng kaba yung dibdib ko. Natakot ako na hindi ko maintindihan. Ngayon ba natatakot ka pa? Nasa isip lang pala ang takot. Ngayon, alam ko na kung anong gagawin ko para maging masaya tayong lahat. Kasama si Mama sa Rafika. Tumatamis kung nakakatikim ng mapait. Masakit man ang nangyari sa buhay ni Merced, ito rin ang nagsilbing daan para magkasundo sila ng kanyang pamilya. Ngayon ay higit na matibay ang Tanikalang mag-uugnay sa kanila ng kanyang biyanan. Matibay dahil natutuhan niya ang isang sikreto sa harap ng isang kaaway. Maging mababa sa taong nagmamataas at maging malamig sa taong nag-iinit. Matibay din para kay Mama Serafica dahil ngayon niya napagtanto na ang kabutihan ng ugali ay lalong higit sa salapi.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aming programa at umasa po kayo na patuloy ninyong maibigan ang mga susunod pa naming pagtatanghal dito sa Modern Romance Television. Magandang araw po sa inyo lahat.